So mag-shoutout tayo ngayon. So shoutout kay Bernard Sangilan, shoutout kay Jugart Durango, shoutout kay Gawang Alpabeto, shoutout kay Mats Lagpornis, shoutout kay Mawi Kakal. Bago natin umpisahan, so sa mga bago pa lang dyan, subscribe na kayo at pakipindot yung bell para update kayo sa upload kong video. So papakita ko kung ano yung laman ng motor ko. So ano nga ba ang laman kung bakit sobrang lakas niya. So kung makita nyo, bago umpisa yung video sa part 1 ng Raider FI sa Raider car, so ito yung part 1 na video. So hanapin nyo na lang dyan sa mga video ko. Dyan ako nag-umpisa na naka 66mm ako. So ang nangyari, sinubukan ko. So halos ang lakas nung banat nung 66mm. So kahit mauna yung Raider FI, na nahabol ko pa rin siya. So yung sumunod naman ay, so eto naman yung part 2. So hanapin nyo na lang sa mga video ko. So makikita nyo dito, naka-ECU na yung Raider FI. So wala pa rin siyang nagawa kahit naka-ECU sa. So ang dahilan ay naka 66mm bore ako. So kahit napaunahin ko sila ay manahahabol ko pa rin sila. So naka 66mm yung bore ko, MP steel bore po siya. So break in ko lang siya ng maigi. So makikita nyo na malakas pala pag naka 66mm. Dati kasi kaya hindi ko rin nabili, kala ko kasi mahina ang steel bore. So nasa break-in lang pala. So malakas siya. So ang isa pa nito ay naka-magneto ako. Naka-enlightened magneto ako. So yung magneto kasi nakakabit sa motor ko ay hindi kasi sa akin. So kinukuha na nung may-ari yung magneto. So kinakalas ko. So nagpatabas ulit ako ng ibang magneto. Tapos yun yung ilalagay ko ngayon. So tatanggalin ko yung hiniram kong magneto. Tapos yung pinatabas kong magneto, yun yung ilalagay ko. At kung mapapansin nyo dun sa Sniper versus Raider, so kahit ang layo nung pinartida ko, so mga halos 200 meters yata yun, o 150 meters. So nahabol ko pa rin siya. So ang dahilan, naka 62mm bore ako. So yung Sniper naman eh 6.0 counts lang at saka clutch pressure. Sa malaki dun yung gulong nung Sniper, so mahabol ko pa rin siya kasi maliit yung gulong ko. Tapos naka 66mm bore ako. So yung gulong ko kasi 5100 sa harap, tapos 6090 sa likod. Tapos yung sprocket ko ay 1445. So yung 1445 kasi halos ang bilis mag top speed, kaya mahabol ko siya nang hindi ako nahihirapan. So panoorin na lang natin yung mga tatanggalin ko. So tatanggalin ko yung magneto, so ibabalik ko sa may-ari yung may-ari ng magneto. Tapos papaklasing ko na rin yung plug, so ibabalik ko na siya sa 62mm bore. So tatanggalin ko muna yung 66, so parang magpapahinga muna yung makina ko kasi pag palaging sobrang bilis, meron pa ring epekto sa makina kapag nag-over speed yung makina mo. Kasi yung standard na ng Raider sa limit ng speed niya, doon lang naka yung tibay ng mga parts niya. So pag nag-over speeding ka kasi, meron pa rin possible na may mangyari sa yung makina. So ito muna yung gagawin ko, mag-stock muna ako. Pero ayos yung MP na 66mm bore. So ayos siya. So makikita mo ang tagal ko siyang ginamit. So pansinin niyo, hanggang dun sa part 1 ng Raider car versus Raider FI, hanggang ito ngayon na tinanggal ko siya. So ang tagal ko siyang ginamit, walang problema kahit na mag over rev or ma over RPM mo siya, wala pa rin nangyayari sa akin makina. So
parang tamang-tama lang yung pagkagawa ko dun sa pagkakabit ko dun sa block. So wala akong laging problema na nangyari. So ito, mag-enjoy na lang tayo sa video. So panoorin na lang natin yung pagtanggal ko sa magneto at sa pagtanggal ko sa block. So panoorin nyo na lang. So mag-enjoy na lang kayo sa video. So sa mga bago pa lang dyan, subscribe na kayo at pakipindot yung bell para update kayo sa upload ng video. So panoorin na lang natin. So eto na yung magneto ko. So hindi ko ini-advise na gawin nyo to sa mga motor nyo. So eto, pinapakita ko lang kung ano yung ginawa ko sa magneto ko. So kailangan, kung gusto nyo gawin yun, kailangan dalawa yung magneto nyo para hindi ano, para pag binalik yung dati may babalik pa rin kayong dating magneto. Kasi hindi nyo magagamit yung starter nyo kapag ganyan yung ginawa nyo sa magneto nyo. So pinapakita ko lang sa video na ito kung ano yung ginawa ko sa magneto ko. So panoorin na lang natin ulit. So yung iba, ibabalik kong magneto pala. So ano, tabas rin. So pumunta ako sa ano, machine shop. So nagpatabas ako. So pinili ko yung magneto niyan. So dalawa kasi yung magneto ko. So yung stock na magneto ko, tapos yung natabasan na magneto. So papakita ko yung paano minasin shop yung magneto ko. So ito yung video, pinamasin shop ko yung magneto. So makikita nyo dyan na pinamasin shop ko. So ganyan yung ginawa sa magneto ko na minasin shop. So dapat magaling din yung magmamasin shop sa magneto ninyo. Ito na yung pinamasin shop ko magneto. So ito na yung ilalagay ko na magneto ko. So hindi pang reborn yung magneto na ilalagay ko. Hindi ko na alam kung anong model yan. So hindi pang reborn. So yung tinanggal ko kasi, so pang reborn yun. So kukunin na nung may-ari. So ayaw ko naman pamasin shop yung ano, yung original na magneto ko. So pag binalik ko kasi sa dati, wala na akong ibabalik kung yun ang pinamasin shop ko. So kaya pumili ako ng ibang magneto. So tatanggalin naman natin ngayon yung block. So ibabalik natin yung standard na block ko na 62. So tatanggalin ko na yung 66mm bore. So ipapahinga ko muna yung motor ko. So mag-i-stock block muna ako. So yan, umpisan ko lang tanggalin. So mag-enjoy na lang kayo sa video ito kung paano ko tanggalin yung 66mm bore. So panoorin na lang natin. So kung makikita nyo ay stuck pa rin yung cams ko. So andyan pa rin yung decompression ng exhaust at saka yung intake ay stuck pa rin. So hindi pa rin ako nagbabago ng cams. So stuck pa rin yung cams ko na nakalagay. So yan na po yung 66mm bore. Steel bore po siya, MP. So lokom po siya na block. So tatanggalin na natin siya. So 66mm po yan. So tatanggalin na natin, pabalik natin yung stock block na 62mm.
So heto na po yung stock block ko at saka stock piston 62mm. So heto na po yung ibabalik ko na ano na block ko. So panoorin na lang natin sa kung paano ko ibalik tong block. So medyo magagabihan tayo kasi hapon na kasi binaklas ko tong motor, so medyo magagabihan tayo ngayon dito. So yan, nagabihan na nga tayo. So panoorin na lang natin ulit kung paano ko ibalik yung ano cylinder head. Pala yung tinanggal kong 66mm bore. So yan, kung makikita nyo, ayos pa siya. So matibay rin pala yung MP na ano na block. So ayos din pala, i-break clean mo lang siya ng maayos, so maganda yung kalalabasan. So papakita ko yung ano niya, yung piston na maganda pa siya. So ayan yung piston niya. So yan po yung sunog niya. So medyo matagal-tagal kasi bago ko siya nabuksan, kaya medyo makapal na yung carbon niya. So ayan po, may nakasulat sa gitna niya po na 66. Yan po, 66mm po siya. May nakasulat na 66 sa may gitna niya. So heto naman yung bore niya, yung sleeve niya. So papakita ko, ayos pa siya. Pala pa siyang tama yung sleeve niya. So matibay rin yung MP na block. So ayan yung sleeve bore niya.